So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon, guys. Dahil maraming nag-PM sa akin, nagko-comment na yung wiring connection ng safety device ng compressor. So apat yung safety device ng compressor, meron na tayong video niyan. So ngayon, yung simpleng wiring connection nito, guys, naka-series lang yung apat na yan. Okay? Dahil yung PCB natin, meron niyang lockout relay. Dito natin makikita yan. Ayan o, lockout. Ito yung compressor magnetic contactor. So dito meron tayong compressor number 1, compressor number 2, disable. Dito nakakonect yung ano, yung safety device ng compressor. So ngayon yung PCB natin, ito yun oh. So ito yung sa disable, itong dalawang dilaw. So ngayon yung dalawang dilaw na yan, dinaan yan dito. Ayan oh. Dito sa thermal protector. Tapos yung isang wire sa thermal protector, ito siya, diretso yan dito sa high pressure switch. Tapos yung isang wire sa high pressure switch, diretso na naman dito yan sa low pressure switch. Tapos yung isang wire ng low pressure switch, diretso yan dito sa overload relay. Tapos yung isang wire sa overload relay, diretso yan sa dito, sa PCB. Ngayon, for example, pag mag-trigger yung isa dyan sa safety device ng compressor, ma-disable niya yung lockout relay. Pag mag-disable niya yon, hindi na siya magbibigay ng power supply dito sa magnetic contactor. So ngayon, yung safety device natin, auto-reset yan. So for example, itong high pressure switch. Ayan o. Yung manual reset kasi, guys, meron yung button dito. Pag mag-trigger siya, hindi na talaga siya magkukontak ulit. Pag i-reset natin, pag i-push natin dito, magre-reset yon. So ito kasi walang button, auto reset yan. Example, pag yung pressure ng discharge lumampas ng 400 PSI, mag-trigger siya. Pag bumaba ng 400 PSI, mag-normally close na naman siya ulit dahil auto reset siya. So ngayon, pag mag-reset siya dahil bumaba yung pressure sa discharge, ibig sabihin magbigay naman siya ulit ng supply dito sa PCB. Kahit magbigay siya ng 24 volts na supply dun sa relay ng PCB, hindi na niya ma-switch on uli yung magnetic contactor. Wala nang 24 volts na out dito sa dilaw na wire na to. Dahil ito yung para sa magnetic contactor. Dahil na-disable na yung relay niya. Okay? Ngayon, ang gagawin natin para ma-enable natin yung error, i-reset lang natin dito sa power supply or dyan sa isolator switch. So pag mag-reset natin yan, ma-erase yung error sa PCB, mag-start na naman uli yung compressor. Okay? So ganun lang kasimple. Naka-series lang yung wiring connection nitong apat na safety device ng compressor dito sa PCB, sa disable. Okay? Ganun lang yung simpleng wiring connection ng safety device ng compressor. Okay?